Hello guys, welcome ulit sa Psychology of Freedom. Dito naman tayo sa another two sensors. We have ESFJ and ESFP. So ano ba talaga yung differences nila? How can you tell whether you are an ESFJ or an ESFP? Brief introduction lang with the two types. Si yung mga ESFJ, extroverted sensing and feeling and judging na type. They are also called or known as supporters. Under din sila ng guardian at temperament. Ibig sabihin, they are very past focused. They are protectors. So approximately, meron tayong 12.3% sa population sa mga ESFJ. Isa sila sa pinaka-common. They are also starter types. So yung mga starter types, sila yung mga sa simulan, nagsisimula ng maraming bagay, pero they don't necessarily finish. So, yung mga ESFP naman, sila yung mga extroverted, sensing, feeling, and perceiving na type. They are also known as entertainers. And artisan din sila, ibig sabihin, freedom-based creators sila. So, approximately, meron tayong 8.5% sa population. So, they're fairly common. So, starter type din sila. So, sino ba in real life yung mga ESFJ and ESFP? Sa ESFJ, nandyan si George W. Bush, si Oprah Winfrey. Tapos, meron pa tayong sa Pilipinas na Chris Aquino. So, yan yung mga ESFJ. So, kung fiction naman, si Rock Lee sa Naruto. ESFJ siya. So, sa ESFP, nandyan si Taylor Swift. Nandyan si Simon Cowell. And sa Pilipinas, si Vice Ganda. Tapos kung fiction, si Choji naman. Sila yung mga ESFP. So ano ba yung similarities nila? Una, pareho silang informative. Ibig sabihin, they keep on talking. Diba, obvious naman kay Vice and kay Chris Aquino, diba? Parang pareho silang hindi directive magsalita. Hindi sila straight to the point. They keep on talking and talking and elaborating yung mga sinasabi nila. So, ganyan kapag informative ka. So, initiating naman, ibig sabihin, extroverted sila. They prefer to initiate conversations sa mga tao than to just respond. Kasi yung mga introvert, they are responders. They prefer to respond. So, movement type din sila pareho. Ibig sabihin, they are focused on progress or movement. They always want movement pagdating sa social interaction. Hindi sila masyadong outcome focus. So they don't take time. They just parang bira ng bira. Yan, salita na salita, ganyan. Ganyan sila. Tapos concrete type sila, ibig sabihin they are focused on the concrete or what is yung parang mas more on, they lean to the concrete than the abstract. Mas focus sila dun sa nakikita, nahawakan, naririnig, yung ano, something physical, concrete. So, yun nga, sabi natin before, starter type sila, pareho. So, ano naman yung differences nila? Ang mga ESFJ, they are affiliative. Ibig sabihin, they are focused on doing what is proper or doing the right thing. Diba? Doing what is proper based sa majority. Mga ESFP naman, they are pragmatic. Ibig sabihin, they do what works. They don't necessarily do what is proper. Kasi diba nga sa mga shows ni Vice Ganda, sa mga concerts niya, parang nagtatangga siya, ganyan. That's a very pragmatic approach. You won't see affiliative people doing that. Tapos, isa pa sa mga differences nila, ang mga ESFJ, systematic sila. Ibig sabihin, may mga system silang pina-follow sa buhay nila. The best way of doing something. Samantalang yung mga ESFP naman, they are interest-based. So, aware sila sa mga interest ng tao, yung mga nakukuha ng tao, or nabe-benefit nila sa isang social interaction. So, ganyan. So, syempre, para mas ma-define mo talaga kung sino ka sa dalawa, kailangan mong malaman yung cognitive functions naman nila. So, sa mga ESFJ, meron silang
extroverted feeling hero or FE hero. Ano ba yung FE? Yan yung extroverted feeling. It's all about what other people feel. So, dahil hero function nila to, dito sila magaling. Ito yung pinaka-priority nila. That's why they come off as very caring, very self-sacrificing. Sila yung kadalasan na nagbibigay ng mga compliments sa ibang tao. Kasi they are all about how you feel, not what I feel. So, they are all about what other people feel, di ba? So, sabi nga natin si Chris Aquino, ESFJ, di ba? Mapapansin mo naman sa mga shows niya na lagi siyang nagbibigay ng compliments sa mga guests niya. Na parang, ay, bongga yan. Ay, ang perfect. Ganon siya, di ba? Tapos, she's all about other people, kung ano nang nangyayari sa buhay ng mga guests niya, alam na alam niya, ganyan yung mga ESFJ. Isang example pa, di ba, si Oprah Winfrey, yung show niya, it's all about the lives of other people, it's all about other people, it's a very FE hero approach. So, FE then is about value judgment ng mga tao. So, dahil aware sila doon, alam na alam nila kung ano yung importante sa mga tao, yung values ng mga tao, and what matters to them. So, isa pa, dahil dito sa FE, they crave appreciation. They crave recognition dahil sa contribution na nagawa nila or naitulong nila sa ibang tao. So, since FE user sila, madali, especially FE hero, madali din silang mag-guilty. I-explain ko mamaya kung bakit. Tapos, yung mga ESFP naman, ano yung hero function nila? That's extroverted sensing. Ano ba tong SE? It's all about giving other people a good experience. So, itong mga ESFP, very heroic sila when it comes to giving other people a good experience. Which is obvious naman kay Vice Ganda, diba? Kaya nga most of the time, sila yung mga parang super vibrant yung kulay ng mga damit, agaw pansin, tinatawag nga sila minsan na life of the party kasi they love the spotlight. Diba? Si Vice Ganda nga, diba? Another example natin, si Taylor Swift, yung mga music videos niya na kumbaga, ano yun, lumalabas yung pagka-ESFP niya. Kasi, they want to be the one na magbibigay ng best experience or best sensation sa mga tao. So, yan. SE then is about making other people comfortable. So, they're really good at making other people comfortable. Nakakatawa nga kasi kapag may mga bago akong grupo na nami-meet, tapos may isang ESFP, nalalaman ko kagad na ESFP kasi sila yung unang mag-initiate sa'yo to make you comfortable, to make you laugh, ganyan. Talent kasi nila yan, di ba? Tapos, yan, SE then is about the physical environment or the present moment. So, itong mga ESFP, hyper-aware sila sa physical environment or kung ano yung nangyayari sa now or sa present moment. Kaya din mabilis sila mag-react sa environment nila. Kasi nga, di ba, SE then is about reaction time. So, tulad nga ni Vice Ganda, di ba, may konting nuance lang sa expression ng contestant or ng tao, mabibigyan niya agad ng parang funny na twist or statement. So, ganyan. Ganyan sila, mataas yung reaction time nila. So, dahil din aware sila sa physical environment, magaling sila mag-troubleshoot ng mga bagay-bagay. Tulad nung pinsan ko na ESFP, makalikot siya sa phone. Tapos, yung phone ko dati, na-found out niya kung ano yung sira. Eh, kasi ako, as an intuitive, wala akong tiyaga sa pagto-troubleshoot or pag-ano. So, yun. SE hero talaga. Magaling sila pagdating sa mga ganyan. So, doon naman tayo sa parent function nila, di ba? Yung mga ESFJ, they have introverted sensing parent. Ano bang yung SI? It's all about duty and obligation. Kaya nga mas lalong nagiging self-sacrificing yung mga ESFJ kasi nga, they are very dutiful. They believe it's their duty or obligation to help you or to help other people. Yun. Yan nga, ang kaibahan nila sa ENFJ, they help you
or care for you in a way that very practical. Kasi nga, di ba, sensor sila. Meron nga akong ESFJ na co-worker dati. Hindi naman kami talaga close. Hindi kami may ganun nag-uusap. Pero nabibigla ko kasi may na-mention lang ako na parang may pupuntahan ako sa ganitong lugar pero hindi ko alam. Anong nangyari? Sinamahan niya pa talaga ako. Although not exactly dun sa place pero she went beyond. Yung, di ba, ganyan yung mga ESFJ. They go beyond what a normal person would do to help you or to care for you. Di ba kung sa iba, malaking abala, pero sa ESFJs, hindi. They are parent-like when it comes to their duty. They make decision based on what they should do, not based on what they want. Kasi they are only aware of what they should do. So, yan. So, SI din is about endurance and loyalty. So, itong mga ESFJs, grabe yung endurance nila. Meron akong pinsan na ESFJ. Grabe yung pinagdaanan niya sa buhay. Grabe yung na-receive niyang abuse from family, tsaka yung mga pinagdaanan niya. Pero na-amaze ako kasi nag-stay pa din siya. Kaya niya mag-stay ng matagal dun sa situation na gano'n na nakaka-receive siya ng abuse. Verbally man or physically. So, ganun. So, si Rockley din, di ba? Kung pag-uusapan yung Naruto, di ba? Grabe din yung endurance niya kasi, di ba, nalumpo siya and everything. Pero ayun, he endured. He survived. Ganyang kalakas yung endurance ng mga ESFJs. So, yan. Last, dahil din sa SI nila, mataas yung memory nila. SI din kasi is all about the long-term memory. So, past focus sila. They can remember everything na nangyari in their past. So, yan. Doon naman tayo sa parent function ng mga ESFP. Ang parent function nila is introverted feeling. So, ano ba yung FI? Ang FI is about morality. So, kapag FI user ka, mataas yung morality mo. You really know what is good and what is bad. So, itong mga ESFP, they are very aware of what is good and bad. Diba, parang si Choji nga din, diba, kung sa Naruto ulit. Nung mga bata pa sila, nahihirapan yung mga teachers niya kasi ayaw niyang lumaban. He doesn't want to hurt anybody. Kasi nga, diba, because of high morality that ESFPs have. Kasi they make decision based on their morals eh. That's their second priority based on what they feel. So, walang magawa yung mga teachers niya, di ba? So, ayun, hindi siya lumalaban. Kasi, he doesn't feel good about fighting, di ba? Ganyan yung mga ESFP. They make decision based on what they feel. So, sabi nga natin, di ba, FI then is all about one's own feelings. So, since parent function ng mga ESFP tong FI, itong mga ESFP, they feel like it's their responsibility. They are responsible with what they feel. Kaya nga they do extra effort to make themselves feel good. Meron akong same ESFP na pinsan ko. Nagkaroon kami ng argument sa group chat namin. Tapos afternoon, bigla na lang siya nawala. Tapos matagal na panahon hindi siya nagparamdam. Kasi ganun sila. If they don't feel good about a situation or something doesn't make them feel good about a situation, wala. Inaalisan nila. Kasi they have to protect their FI. That's how they protect their feelings. Kumbaga. Doon naman tayo sa child function ng mga ESFJ. So ano ba yung child function nila? It's extroverted intuition. So, ano ba tong NE? It's all about the wants and desires of other people. So, itong mga ESFJ, they are very childlike in giving what other people want and what other people desire. Sabi nga natin, di ba, if it's a child function, it has infinite energy. So, minsan, it doesn't know how to stop. Kaya din, itong mga ESFJ, they can be easily taken advantage of. Kasi nga, they don't know the limits of giving what other people want, diba? Example, dyan si Oprah Winfrey.
sa show niya, 'di ba, lagi siyang namimigay ng mga pangkabuhayan showcase, mga furniture sa mga audiences niya. Same thing naman din with Chris Aquino. Kasi nga sabi nga ng mga kaibigan niya, 'di ba, nila Vice Ganda, nila Ai de las Aras, na si Chris sobrang generous kasi namimigay ng mga mamahali ng mga gamit katulad ng Gucci, Chanel, ganun yung mga pinamimigay niya. Kasi nga, they are childlike when it comes to giving what other people want. So, ayan. And Eden is about possibilities. Yung mga what ifs, what might happen. So, itong mga ESFJs, aware sila. So, kung ano yung mga potential na mangyari, yung mga consequences, etc. So, and Eden makes them aware of what is possible for a person. So, kaya nga dun sa show ni Chris, di ba, pag may mga artists, binibigyan niya talaga ng spotlight. Kasi, she knows what is possible for that person, yung potential niya. So, ganun. So, ano naman yung child function naman ng mga ESFP? Very different. That's extroverted thinking child. So, ano ba tong PE? It's all about what other people think. So, itong mga ESFP, very aware sila of what other people think. Tulad ng mga ENFPs, thought collector din sila. Magaling sila mag-gather ng mga important information sa mga ibang tao or sa mga nababasa nila. Kaya nga din, they can also excel in sales. Kasi, di ba, heroic sila when it comes to giving an experience sa ibang tao. Tapos they also have TE child na which makes them aware sa inisip ng ibang tao, and they can guide the thinking or the thoughts of other people para kind of maiba yung thinking nila. So yun, kaya nilang i-stimulate ng thinking ng ibang tao kasi nga dahil sa mga references na binibigay nila, sa mga statistics na nakukuha nila sa iba't ibang sources, gawa nga ng pagiging thought vampire nila, di ba? So, ganyan yung mga ESFP. Doon naman tayo sa sensitive part, which is yung inferior function nila. So, sa mga ESFJ, they have introverted thinking inferior. So, ano ba itong introverted thinking or TI? It's about one's own thinking. So, itong mga ESFJ, takot sila and insecure about what they think. Kung tama ba sila or are they smart enough? Ganyan. Takot sila of being wrong or of looking dumb. Pero napansin ko naman na si Chris, TI aspirational siya. Ibig sabihin ng aspirational, na get over niya yung fear niya, hindi naman talaga mawawala yung fear eh, di ba? You can only manage yung na in a way na hindi ka mai-inhibit ng fears mo. So, ganun yung nakikita ko kay Chris. Nag-get over niya yung insecurity niya. So, she was able to aspire to make her inferior function better. So, ganun. Sa mga taong nag-get over yung inferior function nila, may naka-attach na humility. So, ganyan. On the other hand, yung mga ESFPs naman, ang inferior function nila is introverted intuition. So, ano ba tong NI? It's all about one's own wants and desires. So, itong mga ESFP, they are afraid of what they want or afraid that what they want might be the wrong thing. Tama ba yung grammar ko? They are afraid of wanting the wrong things. Kaya common sa kanila yung nagkakaroon ng anxiety about sa future. Kasi nga, sobrang takot sila eh, na I might be wanting the wrong things. So parang ganun. Kaya ginagamit nila yung SE hero nila para i-observe yung mga tao sa paligid nila para malaman nila kung ano rin yung gusto nilang gawin. Kaso nga lang, they can get stuck doon sa pag-observe and hindi na mag-launch dahil sa fear na to. Isa pa, sobrang focus kasi sila in the now or the present moment. Kasi yun yung SE, di ba? So, minsan, nakakalimutan na nila na may mga goals sila about their own future na kailangan nilang
pagtuunan ng pansin. Dahil din NI user sila, kailangan nila ng freedom of choice. Sensitive sila pagdating dyan kasi pag hindi sila nabigyan ng freedom of choice, they will develop resentment dun sa mga taong who took away their freedom of choice. So, example ulit, yung isang pinsan ko, pinupush niya yung ESFP ko na pinsan na wag iboto si ganito kasi hindi yan tamang iboto. Tapos, yun, finlad niya ng mga articles and kung ano-ano mga reasons kung bakit hindi siya dapat iboto. So, parang, ayun, na-trigger ngayon yung ESFP ko na pinsan kasi natamaan yung inferior function niya. Parang nawalan siya ng freedom of choice. So, ayun, nagkaroon ng conflict. Pero, okay naman na. Tapos, sa mga ESFJ, ano yung nemesis function nila? Meron silang introverted feeling nemesis. So, ano ba yung introverted feeling? Diba, it's all about morality. It's all about good or bad decision making, diba? So, itong mga ESFJs, lagi silang nag-worry if they are moral people or if they are good people. Kaya nga, it pushes them to care more, to help more, dahil nga sa worries na to. So, ano, may napanood ako dating episode ng GGV. Andun si na Chris, tsaka si Ai de las Alas. Tapos, sinabi ni Vice na pag kinaibigan ka raw ni Chris Aquino, parang wala kang choice. Kundi kaibiganin na lang siya. Tapos makikita mo talaga yung facial expression ni Chris Aquino na nasaktan talaga siya kasi they worry na nga eh, di ba? If they are good or bad people. Tapos ganun pa yung sinabi ni Vice. Pero parang kinlarify naman ni Vice na wala kang choice kasi choosy ka pa ba? Si Chris Aquino na yun yung nangangaibigan sa'yo, di ba? So ganun. So, FI din is all about self-worth. So, itong mga ESFJs, lagi silang nag-worry sa self-worth nila. Example nga natin, di ba, si Rock Lee sa Naruto. Lagi siya nag-worry if he is good enough, ganyan. Laging merong self-doubt, lalo na nung bata-bata pa siya na wala siyang... Hindi pa siya ganun kaano sa taijutsu, di ba? So, yun. Ano naman yung nemesis function ng mga ESFP? Meron silang introverted sensing nemesis. So, ano yung SI? It's all about one's own past. So, itong mga ESFP, lagi silang mag-worry sa past nila. They worry na baka it's not memorable enough or kung ano-ano, that it could have been better, ganyan. Kaya nga, it pushes them to make new and memorable experiences para mag-get over yung worries nila. So, doon naman tayo sa isa pang trigger point sa lahat ng types, yung critic function. So, ano yung critic function ng mga ESFJ? Yan yung extroverted sensing. So, ano ba yung SE? It's all about the physical environment. So, itong mga ESFJ, lagi nilang kinikriticize yung physical environment nila. Trigger point sa kanila yung kapag ka unkept yung physical environment, sobrang messy, or kapag yung environment makes them uncomfortable. So, example nga natin, di ba si Chris, lagi niyang sinisita yung mga, mapapansin mo, sa mga videos, mga shows, na palagi niyang pinapansin yung outfit ng mga tao. Doon nga sa interview nila sa GGV, parang, bigla-bigla niya nalang inayos yung book ni Ai de las Alas, ganyan. Naalala ko pa yung parang interview sa kanya ni Bimby na para tinanong niya si Chris na ano yung kinaiinisan niya sa kanilang dalawang magkapatid. Tapos ang sagot ni Chris, parang ang sabi niya, ang kalat daw nila. Normal naman sa mga mothers na mainis o matrigger sa pagkamakalat ng mga anak nila. Pero it's especially irritating para sa mga ESFJs. Kasi critic function nila to, nati-trigger talaga sila. So, ayan. SE death is about the experience you are giving to other people.
sabi nga natin, di ba, pagka critic function, yan, mataas yung standard natin pagdating dyan. So, itong mga ESFJs, mataas yung standard nila pagdating sa experience na binibigay nila sa mga tao. They really do something about their looks, their physical looks nila, how they dress up, how they come off. They really try to give other people a good experience as best as they could. Doon nga sa GGV, di ba? Parang na-out, ano ba? Na-outdress ni Chris si Levi's tsaka si Idol sa Alas. Pinagandaan niya talaga. Naka-gown siya and all. So, ayan. Sa ESFPs naman, ang critic function nila is extroverted feeling. So, ano ba yung extroverted feeling? It's all about the feelings or morals ng ibang tao. So, itong mga ESFP, kinikriticize nila yung morals ng ibang tao. Kinikriticize nila yung value judgment ng ibang tao na minsan feeling nila ang sama ng mga tao, ganyan. Hindi nila maiwasan kasi, di ba, they have FI parent. They have FI parent. So, they really do an extra effort para sa morals nila. Pero they find na di ganun yung iba. Kaya, natitrigger sila. So, example nito ulit, di ba, si Choji sa Naruto, na parang ginajudge si Naruto na stupid nun kasi pinagtatanggol niya yung nabubuli. Tapos si Choji naman, pinagtanggol niya si Naruto na parang hindi stupid si Naruto, ganyan. Isa pang example yung pinsan ko na na-trigger siya nung merong parang nagtitake advantage sa akin. Talagang she goes out of her own way na sabihin sa akin na mukhang tinitake advantage ka ni ganito, ganyan. So, yun ang kagandahan sa mga ESFP. Pagtatanggol ka nila sa mga taong parang they perceive as bad. So, yan. Di ba nga pag critic function, mataas yung standard natin pagdating sa ganyan. So, itong mga ESFP, mataas yung standard nila when it comes to caring for other people. Kaya, natitrigger sila pag yung iba hindi ganon. So, second to the last na function ng both ESFP and ESFJs. For ESFJs, ang trickster function nila is yung introverted intuition. So, sabi nga natin kanina, ang introverted intuition is about one's own wants and desires. So, itong mga ESFJs, wala silang idea kung ano yung gusto nila. Ang alam lang nila is yung SI or what they should do. Kaya nga, if they want things on their own, usually nauuwi sa di maganda. Kasi nga, wala silang awareness of what they really want. So, di ba nga, parang example natin si Chris, naalala ko tinanong siya ni Bimby na, sabi ni Bimby, choose a girl for me. Sabi ni Chris, I don't know, you choose. Kasi nga, ganun, di ba? Aware lang sila sa kung ano yung wants and desires ng ibang tao. Pero when it comes to what they want and what they desire, wala masyado. So, yan. Sa mga ESFP naman, ano yung trickster function nila? It's introverted thinking or yung TI na tinatawag. So, ano ba yung introverted thinking? It's all about true-false judgment or logic. So, itong mga ESFP, di sila aware of what is true or false. Para sa kanila, anything can be true. Hindi nila ma-figure out kung ano yung true or false kasi wala silang logic. Diba? Kaya ginagamit nila yung TI nila, which is all about the beliefs of other people, yun yung pinaniniwalaan nila na true. Example nito, yung cousin ko nga na ESFP. Nagdi-discuss kami ata about sa sensitive topic which is about religion. Tapos parang literal na sinabi niya, di naman talaga natin alam kung meron talagang God o wala. Pero since yun naman yung pinaniniwalaan ng karamihan, di ba, TE, yun na lang yung gawin natin. Yun, parang ganun yung sinabi niya. So, yan. That's how TI trickster works. So, yes, last but not the least, ano ba yung demon function nila sa ESFJs?
they have extroverted thinking. Diba nga ang sabi natin, extroverted thinking is all about the thinking of other people. So itong mga ESFJ, they don't care about what other people think. Ano na yan? Wala na silang mental space for that. They are only aware of their TI or what they themselves think. So, di ba, parang obvious naman sa kay Chris, di ba, na ESFJ dahil sa ginawa niyang parang pagsasapublic nung mga personal niyang issues, mga naging sakit niya or whatever. Kasi nga, wala siyang pakialam sa TE. So, sa iisipin ng ibang tao or sa reputation niya. TE din kasi, di ba, is all about your reputation and status. So, ganyan. So, sa mga ESFP naman, ano yung demon function nila? It's extroverted intuition. So, ano ba yung extroverted intuition? It's all about possibilities, all about the what ifs, what might happen. So, itong mga ESFP, wala silang awareness at all sa mga possible na pwede mangyari or sa consequences ng mga bagay-bagay. Kasi, yun nga, wala na rin silang mental space para dito. Ito na yung least priority sa mind nila. So, ayan. So, anyway, yan lang for the differences between ESFJ and ESFP. So, sa mga nalilito kung sila ba ay ESFP or ESFJ, sana nakatulong to. Knowing the cognitive functions, the interaction style, and temperament. So anyway, kung meron kayong questions or disagree kayo with something, feel free to comment. So ayan lang. Thank you very much.